Alam niyo, meron akong inihandang aralin ngayong umaga, pero the Spirit led me to speak a little bit concerning Christian joy, ano po, o yung kagalakan na unique sa mga mananampalataya. Ano po? Buksan ninyo ang inyong Bible sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Let's skip the first three verses at simulan nating basahin sa verse 4. Ano po? Ang sabi rito sa verse 4, rejoice in the Lord always. Ano po? Meron akong narinig na isang preacher, ano daw ang pagkakaiba ng always sa always? Ano po? Ganito ang kanyang paliwanag na aking natatandaan. Ano po? Ang always, pag sinabi nating always, eh hindi naman yun talaga araw-araw at walang puktaw. Ano? Yung always sa atin, eh sa tuwing maaalala lang natin. Ano po? Pero yung always sa Panginoon ay sa lahat ng araw, sa lahat ng sitwasyon, at sa lahat ng anumang pinagdadaanan natin o pangyayari. Ano pa? So, rejoice in the Lord always. Ibig sabihin, kung merong permanente na dapat tinataglay ng isang mananampalataya ay yung kagalakan. Ano pa? Iba yung joy sa happiness. Ano pa? Yung happiness, happy ka lang pag may happenings. Ano? Happy ka lang kapag may party. Ano? Pero pagka wala na, yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan ay manulungkot ka na naman. Ano? Pero ang joy ay kakaiba kasi ang joy ay hindi nakabatay sa happenings at saka sa happiness. Ang joy ay galing sa Panginoon. Ano? Kanya nga sabi ko sa inyo kanina, bago tayo umawit, ay medyo may konting paradox dito sa Philippians 4:4. Ano? Kasi ang sumulat ay si Apostle Paul. At nung panahon na sinulat niya to, nakakulong siya. Ano, 'di ba? Tayong nasa laya ang dumadalaw sa nakakulong para aliwin natin, ano? Pero sa pagkakataong ito, si Pablo ang nakakulong at siya ang sumusulat sa mga mananampalataya na nasa laya. Ang sabi niya, "Rejoice in the Lord always," and again, inulit niya, ano? "I say rejoice." Ano po? So, bakit nagawang sabihin at nagawang i-practice ni Apostle Paul yung joy gayong siya ay nakakulong, ano, at wala sa laya? Yan, sabi ko sa inyo kanina, ang kagalakan ay hindi nakabatay sa kung ano yung nasa kapaligiran natin. Ano? Isang ilustrasyon nga yung aking sinabi sa inyo. Nabasa ko lang naman ito, ano, na sapagkat sa Amerika ay may snow, anong tawag natin doon ay niebe. Ano, nakalimutan ko yung particular na lugar, isang church na merong palagi ang tinatawag sa pananalangin, ano? At parating sa kanyang pananalangin ay siya ay nagpapasalamat sa Panginoon. At tama naman yun, ano? Sapagkat may utos naman ng Bible na in everything, give thanks. Saan yun? I think it's in 1 Thessalonians 5:18. O tingnan ninyo, 1 Thessalonians chapter 5 and verse
18. Ano sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 in verse 18? Ano po sabi ng Bible? Sabi diyan ay verse 18, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat daw tayo. Bakit kinakailangan magpasalamat tayo sa lahat ng bagay? For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Okay? So, bakit tayo kinakailangan magpasalamat sa lahat ng bagay? Una, ito ang kalooban ng Diyos. Ano? Na, alam nyo, hindi porkit kalooban ng Diyos ay magagawa natin. Ano? Bakit? Sapagkat tayo po ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakasunod sa Panginoon sa gayang atin. Ano po? Kanya sabi rito, it is the will of God in Christ Jesus. Na ito ay magagawa lamang natin sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo sumasagana sa atin. Ano po? So, patungkol sa atin. Ano? So, marami ang tinutukoy pero ang attitude na ito ay individual. Ano po? Ano man ang pinagdadaanan natin, kinakailangan maging mapagpasalamat tayo. Ano? Now, sa magsisimula tayo ngayong araw na Linggo concerning our short series of lesson on conscience, biblical conscience. Ano po? Pero naisip ko na gamitin itong jumping board. Bakit po? Now, maliwanag ang utos. Sa lahat ng pagkakataon ay o sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pagkakataon ay magpasalamat. Dahil ito yung kalooban ng Panginoon para sa atin sa pamagitan ni Kristong nasa atin. Ano po? Now, ang tanong, ang lahat ba ay nakatutupad nito? Ang lahat ba ay may dahilan para magpasalamat sa Panginoon? Gaya na sabi ko sa inyo, doon sa Amerika, nabasa ko na illustration, ay merong madalas na tinatawag sa pananalangin at sa kanyang pananalangin ay parating punong-puno ng pagpapasalamat. Isang linggo na talagang bago dumating yung araw ng pananambahan ay merong snow blizzard. Ano po? Yung kumbaga sa atin, bagyo, sa atin ang bagyo, tubig ang dating, tubig at hangin. Sa kanila, pagka may snow blizzard, talagang hindi pangkaraniwan yung bagsak ng snow. So, nung linggo na yon, ang snow ay napakataas, gatuhod ang taas. Ano? Hindi sila nakapagdala ng sasakyan, malayo at malapit, yung iba sa kanila naglakad. Ano po? Kanya, nung tawagin itong taong ito para manalangin, nakilala sa pagpapasalamat, ay merong isang tao na sa kanyang isipan, paano kaya magpapasalamat ngayon ang taong ito? Kasi kitang-kita kong hirap na hirap siyang maglakad sa taas ng niebe na kanyang dinaana. Alam niyo, nung siya ay manalangin, ang kanyang paniwala ay, Panginoon, salamat po na hindi lahat ng araw ay gaya nito. Abo, talaga naman, ano? Pasalamat pa rin. Ano? Now, bakit po? Sapagkat ang sabi ng Bible ay sa lahat ng bagay magpasalamat tayo. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Huwag tayong maging complainer. Kasi pag nag-complain tayo, parang lumalabas na parang walang Diyos na nagmamanage ng lahat ng bagay na ito. Ano po? Sapagkat meron tayong Diyos na tawag natin ay hindi lamang makapangyarihan sa lahat, kundi siya ang may akda ng lahat ng bagay. Now, kung merong nangyayari sa ating buhay ay sapagkat yan ay pinahintulutan ng Panginoon na meron siyang dahilan. Ano po? Sapagkat anumang bagay, bago dumating sa buhay natin yan, nandiyan yung pwedeng gawin ng Panginoon, pigilan o pahintulutan. Kung hindi pinigilan ng Panginoon, pinahintulutan niya ay sapagkat meron siyang layunin. Ano po? Now, minsan na yung kadiliman pagka na-appreciate natin
ay sapagkat ang kadiliman magbibigay sa atin ng kagalakan kapag dumating na yung liwanag eh. Di ba? Naintindihan natin? Minsan yung mga pagsubok, pag napagtagumpayan natin, ay nagiging dahilan para tayo ay makapagbigay ng papuri sa Panginoon. Kanya, in everything, give thanks sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon at magagampanan natin yan kung tayo ay na kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang magbibigay sa atin ng ganyang kagalakan. Ano po? Sabi rito ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Ano? Ito yung talagang attitude na hindi dapat mawala sa mga mananampalataya. Kung mananampalataya na nakay Kristo. Ano po mga maliwanag po ba yan, mga kapatid? Sabi rito, let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Ano po? Kapag tayo po ay merong inaantay, di ba pag dumating yung inaantay natin, masaya tayo? Now, sapagkat dito, sabi ni Apostle Paul, malapit na dumating ang Panginoon. E di lalong mas malapit na ngayon. Ano po? Kasi sinabi niya to halos 2,000 taon na ang nakakaraan. So sa panahon natin ngayon, lalong mas malapit na. Ano po? Kanya kung alam natin na malapit nang dumating yung ating inaantay, eh lalo pa nga tayong makitaan ng kagalakan. Ano po? Na hindi parang pinagsasakluban tayo ng langit at lupa. No, tingnan niyo yung practical na turo ni Apostle Paul. Sabi niya sa verse 6, ay be careful for nothing. Huwag kayong mag-alala sa anumang mga bagay. But in everything, by prayer and supplication, with what? Thanksgiving. So, in everything, give thanks. Ano po? So, yun ang mga salitang ginamit ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 5:18. Pero ngayon, dito sa Philippians 4:6, ang sabi niya, ganun din naman ang tema. Sa lahat ng mga bagay ay magkaroon tayo ng pagpapasalamat sapagkat meron tayong access sa Panginoon by prayer. Ano po? Kanya tayo ay makakapagpasalamat sapagkat may pangako ang Panginoon eh, casting all your cares upon Him for He careth for you. Ano po? Ano kaya kung walang pangakong ganun ang Panginoon at meron kang problema? Kanino kaya tayo lalapit? Naranasan na po natin na tayo ay biguin ng tao kahit na yung pinakamalalapit pa sa atin. Ano po? So, pero ang Diyos, kailanman, hindi tayo bibiguin. Kaya sabi ng Bible, sa lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng panalangin and supplication with what? Thanksgiving. Bakit po? Kasi pinahintulutan niya ng Panginoon for a reason. Ang sabi ng Bible sa pamamagitan ng panalangin, let your request, plural, request, ano po, yung inyong mga kahilingan, yung inyong mga panalangin, yung inyong mga pangangailangan. Sabi doon, be made known unto God. Alam nyo, ito again, medyo paradox pa rin, ano? Sabi ng Bible, let your request be made known unto God. Ipaalam natin sa Diyos. Ang tanong, bakit? Meron bang hindi alam ang Diyos para patungkol sa atin? Hindi ba't omniscient siya? Hindi ba't lahat ng bagay alam niya? Pero bakit ang sabi rito, let your request be made known unto God? Ang gusto lang naman ng Panginoon sa relasyon natin sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya at sa ating pagtitiwala, sabihin natin kung ano yung pangailangan natin. Ano po? Alam niyo ba maganda yung manalangin tayo ng specific? Halimbawa, kung ang pangailangan mo ay kagalingan sa isang particular na karamdaman. Kapag specific ang panalangin mo at natugon ng Panginoon, aba, ay talagang walang pagdududa. Our God is a prayer hearing and a prayer answering God. Amen?
Kung ang panangailangan mo ay anumang bagay material, pera, pagkain, o anuman, sabi ng Bible, banggitin natin sa Panginoon. Huwag tayong manalangin na parabang wholesale. Panginoon, pagpalain mo ako. Yun naman talaga ang gusto ng Diyos, pagpalain tayo. Ang isang mananampalataya ay anak niya, at syempre, walang ama na hindi magmamalasakit sa kanyang mga anak. Tayong mga magulang, di ba, ganun din. Bakit tinatanong natin ang ating mga anak, o anong gusto mong pasalubong mamaya pagbalik ko? O di ba? Alam naman natin ang gusto ng anak natin. Simula sa paglaki niyan, alam na natin yan. Pero bakit natin tinatanong? Kasi gusto natin na sila ay humingi ng ayon sa kanilang kagustuhan. Ganun din naman ang Panginoon. Kanya, nananalangin ba tayo araw-araw? Sapagkat yan ang karugtong ng rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, ang reason sa verse 5, malapit nang dumating yung inaantay natin. Wala nang panahon para tayo malungkot. At tabang tayo nag-aantay, may darating na mga sitwasyon sa ating buhay. Sabi ni Apostle Paul, huwag niyong pahintulutan na anumang sitwasyon sa buhay niyo ay magnakaw ng inyong kagalakan. Hindi kasiyahan, ha? Kasi sabi nga sa inyo, iba yung happiness sa joy. Huwag nakawin ang inyong kagalakan, kundi sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, ay by prayer and supplication with what? Thanksgiving. Kanya, yung thanksgiving is an attitude na magme-maintain ng ating pong joy sa ating puso. Kasi nga, dahil sa kahit na anong tingin ng tao dyan, dahil nagpapasalamat tayo, ang pinapasalamatan ay mga bagay na mabubuti. Humahanap tayo ng mabuting dahilan para magpasalamat sa bagay na nararanasan natin. Sa kanya nga, hindi ako nakapunta rito kahapon sapagkat iniisip ko, minsan yung iniisip natin talagang hindi totoo. Hindi naman lahat mangyayari. Kasi dahil nagbabaha nga sa Metro Manila, ang iniisip ko, pag nagtapo ng tubig ang Metro Manila, ang bagsak sa Laguna, Dibay. Pag tumaas ang tubig sa Laguna, Dibay, ang winoworry ko yung ating mga coastal areas. Kanya ang tanong ko kay Nanay Elena kahapon, nagbabaha ba dyan ngayon? Abay, hindi naman daw. So, again, blessing. Now, alam ba ninyo na sa South Luzon Expressway ay merong lugar dyan na hindi binabaha, pero binaha. Katakot-takot na traffic, truck, tinitirik sa sobrang taas ng tubig. Now, may mga pagkakataon na kapag ganun, ko-complain na tayo. Pero alam niyo mga kapatid, tinitingnan ko ang laki ng scope ng habagat. Nakalabas na yung nakalabas na yung bagyo. Pero yung nagpapaulan na yan kanina pagpunta namin dito, dilim-dilim, hanging habagat, yung hinihila niya. Tinitingnan ko yung balita, merong iba talagang binaha, nasira yung mga bridge, at yung iba nagkaroon ng landslide. Pero alam niyo mga kapatid, may mga lugar sa norte na nagpapasalamat kasi naararo nila yung kanilang lupang pagkatigas-tigas kung hindi umulan. Even ang Bible nagsasabi na kapag ka umulan ay ang bunga niyan ay maraming mga buhay ang nalilikha. Bakit? Kasi yung mga pananim nabubuhay. Pagpasalamat natin. Yung problema natin na halos lahat ng ating mga dams napakababa ng level ng tubig. Ang panalangin natin, sana nga, yung lahat ng tubig na excess, yung mga flood waters na tinatawag, talagang ma-channel sa mga dam. Sa Metro Manila, ang daming tubig pagka bumabagyo.
Meron silang mga tinatawag na pang flash out, tinatapon sa Manila, Dubai, kung saan man. Ano. Sabi ko nga, bakit hindi tayo gumawa ng malakihang proyekto na yung lahat ng flood water ilagay sa ano sa La Mesa Dam. Ano? At yun ang gagamitin nila para i-process ng ano ng drinking water. I don't know. Ano po na naisip ko lang ano yung malikot na isipan natin. Ano sabi ng Bible? Let your request be made known unto God. So pag napanatili natin ang kagalakan sa pamagitan ng palagi ang pasasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, ano yung mararamdaman natin? Sabi ng Bible, and the peace of God. And the peace of God. Which what? Passeth all understanding, shall keep your hearts in minds again through Jesus Christ. Ano po? So makikita natin, the peace of God. Not the peace of the world, but the peace of God. Kapayapaan na Diyos lang ang pwedeng magbigay. Ano po? Kanya, alam mo ba, pag ikaw ay malungkot, ang daming nawawala. Pagka mainit ang ulo mo, ang daming nawawala. Bakit? Una, nawawala yung kagalakan. Pangalawa, hindi ka makapagpasalamat. Ano? Kapag hindi ka nakakapagpasalamat, nawawala ang pabor ng Panginoon kasi ang tingin niya, complainer ka. Ano pa? Diba? Tapos, pangatlong nawawala, yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Ano po? Kanya, huwag nating pahintulutan na nakawan tayo ng kaaway at ng mga sitwasyon sa ating buhay. Kahit hindi natin nauunawaan, ang paniwalaan natin, God is in control. Sabihin nyo nga, God is in control. God is in control. Ibig sabihin, walang mangyayari na wala siyang layunin. Ano po? So, alamin natin. Kanya nga sabi ko, yung mga bagay na ito, hindi lahat ng mananampalataya, ganito ang disposisyon. Ano? Magkakaiba rin ang disposisyon. Bakit? Kasi magkakaiba tayo ng una, ng level ng pananampalataya at level ng kaalaman sa salita ng Diyos. Ano po? Wala namang hindi nakasulat sa Bible, pero ang tanong, lahat ba ng mananampalataya alam ito? Kung ito'y alam ng lahat ng mananampalataya, di may tama silang respondi dapat sa mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Ano po? So, sabi diyan, and the peace of God which passeth all understanding. Ibig sabihin, kapayapaan na hindi kayang liripin ng pangkaraniwang isip ng tao kasi dahil galing nga sa Diyos eh. Ano? Galing nga sa Diyos. Si Apostle Paul, nakakulong pero may kapayapaan, may kagalakan at nakakapagpasalamat pa. Ano po? Kanya nga makikita ninyo, isang magandang halimbawa, magandang nangyari sa buhay ni Apostle Paul. Tingnan niyo sa Acts chapter 16. Sa Acts chapter 16. Look at verse 16. Ano po? Sabi rito, and it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with spirit of divination met us, which brought her master much gain by soothsaying. Meron silang nakasalubong na isang espiritista, ano? Babae, na batang babae, dalagita, at ito ay kinakasangkapan ng maraming tao through divination. Ano po? Ibig sabihin na yung panghuhula, magic, something like that. Ano? Marami niyan sa Quiapo. Ano po? So, sabi rito, the same followed Paul and us and cried saying, these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. So, saan man magpunta si Paul, si Silas, as per the record ni Luke, ay itong
babae na ito na with the spirit of divination sa atin sa lugar ng Kalamba, spiritista yan, ano? Spiritista yan. Talagang nagsisigaw. Ito ang mga lalaki na lingkod ng Panginoon, the Most High God, which show unto us the way of salvation. Wala namang masama dun sa isinisigaw. Ano? Tama yung sinisigaw. Pero yung sumisigaw ba, ligtas? Ano? Ang diablo kasi, alam din niya ang salita ng Diyos. Kahit na yung diablo ang ginagamit niyang temptation sa atin at nang tinempt niya ang Panginoon, ang ginamit niya salita ng Diyos. Ano po? So nababagabag si Apostle Paul. Sabi sa verse 18, "And this did she many days, but Paul being grieved turned and said to the spirit," hindi dun sa damsel, ano? To the spirit yung nagpo-possess. So ito ay devil possessed. Ano po? "Turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus, come out of her. And the devil came out the same hour." So makita natin, clear naman sa Bible, na yung young lady ay possessed of the devil. Ano? Kanya, hindi po lahat ng maganda sa pandinig ay sa Panginoon. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya sabi ng Bible, huwag niyo nga alisin dyan, ha? Pumapasok lang sa isip ko. 1 John 4:4. O sulat, pakitignan ninyo. 1 John 4:4. 1 John 4:1. Ano sabi dyan? "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits." O marami na, no? "Whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world." Ano po? So, maganda yung sinasabi. Maraming araw na ganun, ano? Kumbaga, parang yun ang barker. Sasakay ka ng jeep. "Oh, papuntang Yapo, papuntang Yapo." So, parang sa isang banda, pinasisikat pa sila Apostle Paul, ano? Pero nabagabag si Apostle Paul sapagkat hindi nga lahat ng mga ganitong bagay ay sa Panginoon, ano po, sapagkat that young damsel was possessed by the devil. So naligtas siya at lumabas yung devil o yung evil spirit. Look at verse 9. "And when her masters," kasi nga ginagamit siyang kalakal ng kanyang mga Panginoon para kumita ng pera. "And when her masters saw that the hope of their gains was gone," yung bang, aba, ay pambihira, tapos na, wala na tayong hanap buhay kasi naligtas na eh. Ano? So, wala na yung evil spirit. Ano po, sabi dyan, "that the hope of their gains was gone, they caught," who? "Paul and Silas, and drew them into the marketplace unto the rulers, and brought them to the magistrate, saying, these men, being Jews," ano sabi dyan, "do exceedingly trouble our city." So, inakusahan na sila ay mga riotous people, ano? So sabi diyan ay they causing trouble in our city, "and teach customs which are not lawful for us to receive neither to observe, being Romans." Ano, pinagbintangan na. Alam niyo mga kapatid, kung noon wala pang social media, talagang by spread of mouth, kinakailangan ng mag-ingat sa mga pagkalat ng maling balita. Kasi ito, by mouth lang to. Imagine ninyo kung merong, asan si ano? Si, pangalan nito, Ivan. Imagine mo kung meron na social media nun. Aba, at pagkatapos, ganun na sinasabi patungkol kay Paul. Ano? Aba, kung ano yung nababasa mo, paniniwalaan mo kaagad. Ano? Kanya mga kapatid, tayo po ay dapat parating maging balansyado ang ating pananaw, ano po. Sa isang sitwasyon daw,
ay parating merong three sides. Ano po? Tatlo. Hindi dalawa, kasi pangaraniwang sinasabi, dalawang side ang ano. Ah, hindi po, tatlo. Yung side ni A, yung side ni B, at pangatlo, ano ba yung totoo? Kasi pag ang tao ang tinanong mo, natural na ang ipagtatanggol niya, sarili niya. Naunawaan niyo mga kapatid, kanya hindi dapat tayo basta-basta naniniwala. Dito ay talagang mga taong ito na nawala ng hanap buhay. Meron bang ginawang masama si Paul at saka si Silas? Wala. Actually, nakabuti pa nga dun sa babae sapagkat siya ay naligtas. Kanya lang, kalugihan dun sa mga managers niya. Kumbaga, dun sa mga taong nagmamanage sa kanya. Ano? Sabi nila, yung mga namamalimos daw dyan sa kalsada na mga galing sa mga tribo sa Mindanao ay merong mayayaman na pinasakay sila sa eroplano ng gobyerno pa. Ano? Oh, para hakutin dito sa Manila at ikalat sa iba't ibang mga lugar, ano? Para sila ay gamiting kalakal. So may mga ganyang balita, ano? Now, hindi tayo nakakasiguro na ganun nga sila. Ano po? Pero may posibilidad na may katotohanan 'yon. Ang tanong, pipigilan ba tayo gayong merong utos na ang sabi, huwag nating talikuran ang pangailangan ng mga mahihirap? Yung bang 10 piso, 20 pesos, 50 pesos, 100, malaking kawalan sa atin sa pagtulong sa, nakikita niyo yung may karga-karga pang mga bata. Ano po? At so kung talagang sila man ay ginagamit ng sindikato, aba, eh kapag may tumulong sa kanila at meron silang naintrega, palagay ko wala silang parusa. Di ba? Pero kapag at the end of the day, tinanong, o ano, nasa nang kita mo at walang naibigay, baka may parusang ibinibigay sa kanila. Hindi ba't pagka nag-ano tayo, kahit konting barya, nakatulong tayo? In a way, ano po? Kanya, yung konsensya natin na pag-aaralan natin mamaya, may kanya-kanyang pinagbabatayan yan. Eh. Naunawaan niyo mga kapatid. Alright? Kanya minsan, dapat malaman talaga natin na ano ba yung tinatawag na biblical conscience. Verse 22, sabi diyan, and the multitude rose up together against them. So marami ang nagalit, and the magistrate rent off their clothes and commanded to beat them. Aba, pinagpapalo. Pero yung pagpalo sa kanila, eh talagang bareback. Walang saplot sa katawan. Kanya talagang yung hataw, eh tumatama sa kanilang mga balat. Ano po? Sabi rito, ay, and when they had laid many stripes upon them, o tingnan niyo mga kapatid ha, at nung sila, si Paul at saka si Silas, ay dumanas na ng maraming sugat. Ano po? Sapagat sabi diyan, laid many stripes upon them, sa kanilang likod, sa kanilang katawan. Sabi doon, they cast them into what? Prison. Charging the jailers to keep them safely. So pinakulong pa, ano? At pinabantayan, huwag mong patatakasin yan. At ang sabi dito, who being received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. Nakakadena pa. Ano po? Talagang sa loob-looban na, kaloob-looban na, kinadena pa. Talagang hindi patatakasin. Sabi rito, who having received such a charge, thrust them into the inner prisons and made their feet fast in the stocks. Look at verse 25. Tingnan mo mga kapatid. Kung ikaw si Pablo, ikaw si Silas, pinagbintangan ka ng hindi mo naman ginagawa, nakulong ka, at pagkatapos kayo ay pinaghahataw, puno kayo ng sugat. Ano sabi diyan sa verse 25? And at midnight, kailan?
hating gabi. Okay? Paul and Silas prayed. In everything, give thanks through prayer and supplication. Ano po? So, nagpasalamat sila sa Panginoon. Bakit? Sapagkat pinag-uusig sila sa pangalan ng Panginoon. Ano po? Eh, wala naman tayong ganitong pag-uusig ngayon. Ulan lang yan. Ano po? Konting payong lang yan. Naunawaan niyo mga kapatid. Ano po? Kaya sinasabi ko sa mga kapatiran, kung pamasahi lang ang problema, huwag niyong pahintulutan na yung kawalan ng pamasahi maging daan para lumiban sa pananambahan. Magtiwala kayo sa ating iglesia na pwede kayong umarkila ng sasakyan o jeep kahit saan at dito babayaran. Naunawaan niyo mga kapatid, ang iba kasi, nahihiya po kami. Bakit kayo mahihiya? Yan ang role natin sa bawat isa na magtulungan tayo. Hindi ko kayo masusundong lahat. Ano po? Sapagkat ang mga paborito ko lang sunduin, yung mga dalaga natin. Ano? Pag-usapan nga natin din, kasi dumadaan kami doon, pwede kami umiikot ng kaunti. Okay? Bakit? Kasi, sayang eh. Ano? Sayang yung biyahe. Ano po? So, hindi lahat naman masusundo, pero lahat pwedeng bigyan ng assistance. Ano po? So, kung pamasahi lang, aba, pambira, arkila kayo ng sasakyan. Ano? Arkila kayo ng tricycle or jeep or whatever, kahit ilan yan, babayaran natin dito. Naunawaan niyo mga kapatid, huwag hiya-hiya. Ano? Kasi yung hiya-hiya, pwedeng gamitin ng Panginoon yan para masanay tayong hindi na nananambahan. Ano po? At malay nyo ba kung ang tugon ng Panginoon sa pangangailangan nyo? Kasi pangangailangan yan eh. Yung mga kapatiran. Are you with me? Oh, so, wag nating pahintulutan yon. Ano po? Ano sabi dyan? Prayed and what? Sung praises unto God. So, yung sinasabi ni Apostle Paul, in everything give thanks, hindi lang niya itinuro, ipinamumuhay pa niya. Ano po? Sapagkat sila mismo ang talagang may dahilan na para malungkot. Ano po? Abay, bugbog sarado, nakakulong pa. Pero nung hating gabi, nanalangin at umawit ng papuri sa Panginoon at nadinig ng lahat ng mga, prisoners nakakulong. And suddenly there was a great earthquake so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all doors were open and everyone's bonds were loose. Dahil sa ginawa nila na yon, ay gumawa ng miracle ang Panginoon. Ano yung miracle yon? Sabi ng Bible, nagkaroon ng malakas na lindol at ang foundation ng prison cell o prison house ay talagang nayanig. At ang lahat ng mga pintuang sarado na buksan at yung kanilang mga kadena ay nakalas. Ano po? Alam niyo mga kapatid, ito sinasabi ko kanina. Pag kayo nag-focus sa problema niyo at hindi kayo nanalangin at hindi kayo nagpasalamat at hindi kayo nagpuri sa Panginoon, itong verse 26 ang nawawala sa maraming mananampalataya ngayon. Ano yon? Yung opportunity ng Panginoon na yung sitwasyon mo gawin niyang miracle. Pagkakataon para siya gumawa ng miracle. Naunawaan niyo mga kapatid? Do you believe that God can do miracles even today? Amen. Opo, pwede. Kung yung prerequisite, yung paraan para ang Panginoon makagawa, ay magagawa natin. Bakit? Kasi gagawa lang naman siya ng miracle, hindi para sumikat ka eh. Kung hindi para siya maluwalhati sa buhay mo. Are you with me? Yung bang imposibleng makapasa ka pero nakapasa ka? Imposibleng magampanan mo pero nagampanan mo? At ang sinasabi nila, kasi Kristiyano yan eh. Pagka mayamang ka, magaling ka, matalino ka, imposible bang mangyari yung mga pangarapin mo sa buhay? Abay, posible yun. Pero doon sa mga pagkakataong parang wala kang kakayanan pero ginamit ng Panginoon ang sitwasyon mo, ang naluluwalhati ay ang Panginoon. Kanya yun ang hanapin natin.
sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Bay, paano kaya maluluwalhati ang Panginoon ang tubig hanggang baba ko na? Ano? Eh di wag kang uupo. Kasi pag umupo ka, malulunod ka. O di ba? Naunawaan niyo mga kapatid. O di ba natatawa kayo ngayon? Bakit? Kasi may solusyon eh. Naunawaan niyo mga kapatid. Hanggang baba mo tubig. O ba? Eh pagka ganun, wag kang uupo. Pagka umupo ka, malulunod ka. Naunawaan niyo mga kapatid. Oh, so hanapin natin, ano? At nasabi ng Bible, and the keeper of the prison, awaking out of his sleep, seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had fled. Alam niyo, dahil sa nangyari na yon, eh magpapakamatay sana yung ano, yung prison ano, lord o yung talagang ano nangangalaga nung kasi akala niya natakasan siya. Sa kanya pinagkatiwala si Paul at saka si Silas eh. Kasi noon, ganun yun eh. Kapag sa iyo pinagkatiwala ang isang prisonero, pag nakatakas yan, ikaw ang ikukulong, ikaw ang parurusahan. So magpapakamatay na sana siya. So naligtas siya. Nailigtas siya sa panganib. Ano po? Bakit? Sapagkat sabi ni Apostle Paul sa verse 28, but Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Huwag mong paslangin ang sarili mo. Huwag ka magpakamatay. Nandito kami. At nung kumuha siya ng ilaw at ang sabi ng Bible, nakita niya na si Pablo at saka si Silas ay nakaluhod at nananalangin. At ang sabi sa verse 30, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Naligtas na siya sa kamatayan physical, verse 30, eh naging daan pa para siya ay maging isang tunay na mananampalataya. Sapagkat ang naging issue niya ngayon, eh paano siya maliligtas? Kaya sabi ni Apostle Paul sa verse 31, and they said, Paul and Silas, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Alam niyo mga kapatid, kung ang buhay natin ay isusuko natin sa Panginoon, hindi mo na kinakailangan gumraduate ng Bible school. Hindi mo na kinakailangan na ikaw ay maging isang popular na tao. Pahintulutan mo na ang buhay mo ay maging kapakipakinabang sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Sino ba pinakamalapit kila Apostle Paul noong mga panahon na yon? E di yung, jailer guard o yung prison guard. Ano po, bakit? Narinig nila yung sabi ni Apostle Paul, oops, andito kami. Pinakamalapit na mga tao. Hindi ka na kinakailangan lumayo. Kapitbahay, kamag-anak, mga taong kakilala, makita nila yung kagalakan na meron tayo sa Panginoon. Are you with me? Yung bang pagdating natin, pag-uwi natin mamaya, o ba't asaya-saya nyo? E galing kami sa simbahan eh. Bakit? Ano ba meron ng simbahan nyo? Si Kristo. Anong meron kay Kristo? Aba, hindi yung kagalakan na wala sa iyo. Naunawaan niyo mga kapatid, nakapagpapatutuo tayo at naging daan para yung mga tao na nagmamasid sa buhay natin ay maligtas. Ano po? So, nailigtas sa panganib, magpapakamatay, bandang huli, eh naligtas. Kanya nga sabi ay tayo ang mga written living epistles read by all men. Hindi lahat ng tao makakabasa ng Bible. Lalo na sa panahon natin ngayon na busy-busy, parati nagmamadali ang mga tao. Hindi lahat ng tao nakakabasa ng Bible. Pero kapag nakita nila yung buhay natin na pinagpapala ng Panginoon, maghihindaan para magtanong sila, ano ang ginawa mo para ang pabor ng Panginoon ay mapasa iyo? Believe. Are you with me? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. O balik tayo sa Philippians chapter 4. Balik tayo sa Philippians chapter 4. Okay? So ano sabi sa Philippians chapter 4? And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Look at verse 8.
finally. Bakit finally? Kasi ito yung mga bentahe na kapag tayo ay merong kagalakan. Verse 4, joy. Tapos verse 5, yung ating pong tinatawag na anticipation sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon, the Lord is at hand. Pag may inaantay ka, eh, masaya ka, lalo na pag alam mo malapit na siyang dumating. At ang sabi ng Bible ay the peace of God. Then verse 8, ang sabi ng Bible, finally, brethren. Okay? Sa panghuli ay mga kapatid, whatsoever things are what? True. Ano ba ang katotohanan? Whatsoever things are honest. Whatsoever things are just. Whatsoever things are pure. Whatsoever things are lovely. Whatsoever things are of good report. If there be any virtue, if there be any praise, think on these things. O, tingnan niyo mga kapatid. Look at me for a while. Sa panahon ba natin ngayon, ito ba ang nagbibigay ng kasiglahan sa buhay ng mga mananampalataya ngayon? O yung itbulaga? Ito ba? Sabi ng Bible, whatsoever things are true. Kanya nga lang niya, mga kapatid, nanonood lang ako ng balita para ma-update tayo ng kung ano nangyayari sa ating bansa at sa kapaligiran, sa mga bansang nakapaligid sa atin para tayo ay updated. Pero minsan, hindi na nakatutuwa na manood ng balita. Kasi karamihan ng nakalagay sa balita, yung mga bagay na ayaw mong makita, patayan dito, nakawan doon, barilan dyan. Diba? Hindi, bagamat yun ay nangyari talaga, pero yun ba ang mga bagay na dapat nating malaman? Whatsoever things are true, whatsoever things are honest. Aba, ngayon, lahat, karamihan sa lahat ng mga tao ngayon, mga ipokrito. Ano po? Hindi na honest. Ano? Whatsoever things are just. Pag sinabing just, ay fair ka ba? Sabi ng Bible, ang isipin natin, hindi yung kapakinabangan natin, kundi yung kapakinabangan ng iba. Kanya nga ang ginawa ng Panginoon Jesucristo, ang tinignan niya yung pangangailangan natin, hindi yung kung ano ang mangyayari sa kanya. Kasi kung inisip ng Panginoon ang mangyayari sa kanya na mamamatay siya at pinreserve niya ang buhay niya, wala tayong kaligtasan ngayon. So ano sabi ng Bible? Ang tunay na mananampalataya, ang iniisip yung kapakanan ng iba. Pag ito ginawa ko, ano mangyayari sa kanya? Anong idudulot nito sa kanya? So, sabi ng Bible, just whatsoever things are pure, busilak. Ano po? Whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. If there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Kaya mga kapatid, mahalaga kung ano yung iniisip natin. Mahalaga kung ano yung ini-input natin sa ating isipan. Kasi para tayong computer. What comes in, comes out. Ano po? Kanya, itong mga bagay na ito ang dapat nating i-feed sa ating isipan. Hindi lahat ng tao masama. Lahat ng tao, kombinasyon ng kabutihan at kasamaan. Ano nga hanapin natin? Eh di yung kabutihan sa isang tao. Naunawaan niyo mga kapatid? Kasi kapag ang hinighlight natin, magagalitin kasi yan, masimanguting kasi yan, eh lahat yun, karamihan nun, negative. Ano po? Pero, meron ding maganda sa kanya. O di yun ang i-highlight natin kasi yun ang maglalapit sa atin sa kanya. Pero kung tayo, ang pagtitignan natin, eh yung mga bagay na maglalayo sa atin sa bawat isa. Kasi ayaw mo ng masamang pag-uugali.
Sino ba mayroong gustong masamang pag-uugali? So kapag hinighlight natin gayong walang perpekto sa atin, eh talaga magkakanya-kanya tayo bandang huli. Are you with me? Alam niyo mga kapatid, ang Korinto ang pinaka-karnal sa iglesyang sinulatan ni Apostle Paul. Pero makikita niyo, diyan niya sinulat yung 1 Corinthians chapter 12. Ano yung 1 Corinthians chapter 12? Na inihalintulad niya ang iglesia lokal sa isang katawan pisikal. Na bagamat iba-iba ang pwedeng contribution niyan sa katawan, pwede mong i-highlight ang puso, puso ang pinakamahalaga. Pero sabi ng Bible, yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So hindi pala yung pinakamahalaga, kung hindi lahat. Naunawaan natin mga kapatid. Ano pa rin na sinasabi ni Apostle Paul? Yung kayo ay magsama-sama sapagkat sa inyong pagsasama, bawat isa may kombinasyon ng kahinaan at kalakasan. Sa inyong pagsasama, nandoon ang inyong pagtatagumpay. Are you with me? Kasi hindi nga ako perfect, marami akong mga flaws, marami akong mga ano. So on my own, talagang I will fail. Pero kung tayo ay magpapalakasan, ano po, yung sabi ko nga ay we are all part of one another. Magkakatulungan tayo, maaalagaan natin ang bawat isa. Are you with me? Kasi yan ang purpose ng church. Okay? I hope naibigay ko yung foundational, ano? Kasi sasagutin natin, bakit pagkakaiba-iba pa rin kahit mga mananampalataya? Ano po? So makikita natin yan as we go through our short series of lesson on biblical conscience. Ano po? Faith and conscience has something to do with our problems in Christianity. Ano po? Kaya mahalaga na pag-aralan natin what is biblical conscience. Manalangin muna po ako pagkatapos meron tayong short break para sa second part ng ating pong pag-itipon ngayong umaga. Ama Banal, maraming salamat po. Salamat po sapagkat our aircons, 2 units are running as usual, pero on a lower temperature setting because we don't need colder temperature setting in this climate that you allowed. At Lord, malilinis lahat ang aming mga air conditioning units, but one of the outdoor main board ay sira at kinakailangang palitan. Kailangan po namin ng at least 10,000 to 15,000 pesos for the cost of material and labor. Lord, ipagkaloob niyo po sa amin sapagkat malinis nga siya, pero kung hindi naman magagamit ay patuloy na masisira. Yung dating mga moving parts na pagmatagal na hindi gumalaw ay mechanically ay alam po namin na ito ay magpapadali ng pagkasira. Kanya tulungan niyo po kami, help us to raise the funds for us to be able have it repaired. At kayo po ang patuloy na kumilos, tumugon sa lahat ng pangailangan ng Metro-Laguna Baptist Church. Salamat po, Panginoon, sapagkat we are paid hanggang buwan ng June, and as of date ay ipinagkaloob mo na sa amin ang pambayad for the month of July.
Lord, salamat po sapagkat hindi ka nagkukulang sa pagtugon sa aming pangailangan. Ang aming sitwasyon na na hindi rin namin kayang ipaliwanag sapagkat sa mahabang panahon ay kami umuupa at gumagastos just to maintain this place na hindi naman amin. Ay, Lord, sabi nila kung ito ay naipon ay malaking halaga. Pero wala nga kaming ganong kalaking halaga na hawak namin at one time. Ito po ipinagkakalab niyo sa amin on a monthly basis. You developed my faith na sa akin hindi kalugihan sapagkat hanggang binibigay mo sa amin ang aming pangailangan, it is a reason, a cause for us to praise and thank you. But Lord, kung papahintulutan mo na sa darating na panahon ay magkaroon kami ng sarili naming property at makapagtayo kami ng aming sariling building, ay Lord, higit kang maluluwalhati marahil sa paningin namin. Pero Lord, ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa amin as a local church, sa Metro Laguna Baptist Church. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, pagpalain niyo ang bawat isa na ayon po sa aming kagalakan at bahagi sa iyong gawain as we see the need of our church. Ay bigay mo po sa amin the grace of giving upang kami ay lahat ay maging kabahagi. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Ito po ang hiling at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you very much po.